Pagtanggap sa impluwensya ng Espiritu. October 20, handa para sa Espiritu. Mga minamahal, yamang taglay natin ang mga pangakong ito, linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu, na ginagawang sakdal ang kabanalan sa pagkatakot sa Diyos. 1 Korinto Kapitulo 7 Versikulo 1. Nagpapadala ang Panginoon sa atin ng babala, payo, at pagsaway, upang magkaroon tayo ng pagkakataong itama ang ating mga pagkakamali bago pa ito maging pangalawang kalikasan. Ngunit kung tatanggi tayong maituwid, hindi manghihimasok ang Diyos upang salungatin ang mga kailigan ng ating sariling paraan ng pagkilos. Hindi siya gumagawa ng himala upang ang binhing itinanim ay hindi semibol at mamunga. Ang taong naghahayag ng walang pananampalatayang katapangan o pagwawalang bahala sa banal na katotohanan ay umaani ng ani na siya mismo ang naghasik. Ganoon ang naging karanasan ng marami. Nakikinig sila ng may pagwawalang bahala sa mga katotohanang, minsan nang pumukaw sa kanilang mga kaluluwa. Naghasik sila ng kapabayaan, pagwawalang bahala, at pagtutol sa katotohanan, at gayon din ang ani na kanilang aanihin. Ang lamig ng yelo, ang katigasan ng bakal, ang hindi natatagusan at matigas na likas ng bato, makahahanap ang lahat ng ito ng katapat sa karakter ng maraming nag-aangking Kristiyano. Sa gayon pinatigas ng Panginoon ang puso ni Paraon. Nagsalita ang Diyos sa hari ng Ehipto sa pamamagitan ng bibig ni Moises, nagbibigay sa kanya ng pinakakapansin-pansing mga katibayan ng banal na kapangyarihan, ngunit ang monarko ay matigas ang ulo na tinanggihan ang liwanag na magdadala sana sa kanya sa pagsisisi. Hindi nagpadala ang Diyos ng hindi pangkaraniwang kapangyarihan upang papagmatigasin ang puso ng mapanghimagsik na hari, ngunit sa paglaban ni Paraon sa katotohanan, inalis ang banal na espiritu, at naiwan siya sa kadiliman at kawalan ng pananampalatayang kanyang pinili. Sa patuloy na pagtanggi sa impluwensya ng espiritu, hinihiwalay ng mga tao ang kanilang sarili sa Diyos. Wala na siyang nakalaan pang makapangyarihang ahensya para maliwanagan ang kanilang mga isipan. Walang pagpapahayag ng kanyang kalooban ang makaabot sa kanila sa kanilang kawalan ng pananampalataya. Kung maaakay ko sana ang mga nag-aangking tagasunod ni Kristo na makita ang bagay na ito sa kung ano talaga ito. Naghahasik tayong lahat sa laman o sa espiritu, at inaani natin ang ani mula sa binhing inihasik natin. Sa pagpili ng ating mga kasiyahan o gawain, dapat nating hangarin lamang ang mga bagay na napakahusay. Ang walang kabuluhan, ang makamundo, ang pagmamaliit, ay dapat hindi magkaroon ng kapangyarihan upang kontrolin ang mga nararamdaman o ang kagustuhan. Review and Herald, June 20, 1882.